Hello sa inyo lahat, and I'm back for another basic tutorial, no? So, I'm sure na alam nyo na itong pag-aaralan natin ngayon, ang song ni Eliza Maturan, ang Museo. So, sa lesson natin na ito, ay ituturo ko sa inyo kung paano ba natin ipi-play ng tama yung mga chords and patterns. So, tara, let's begin. So, paano ba yung mga chord na ipi-play natin? So, gagamit tayo guys ng open chord, no? Example, dito sa intro natin, meron tayong E. Next ay itong A major 7 sus 2. So, based sa pagkakasipra ko at dun sa napanood ko, sa live version ng kantang ito ay A major 7 sus 2 talaga yung ginamit dun ni Eliza. No? So, from E, remove nyo lang itong middle finger. So, naka-open na yung 5th string and the rest ng fingers dyan. Huwag nyo nang galawin. Open chord siya. Sarap pakinggan, no? Next, A minor. Yan. So, pag tutugtugin naman natin siya, ay any strumming pattern, pwede nyong gawin dyan. So, as long na mag-fit siya dun sa kanta or dun sa playing style nyo, no? Pero sa case natin, guys, ay gahin na lang natin kung paano ba yung strumming pattern ni Eliza, no? So, play natin. Down, up, up, down, up, up, down, up, down, up. Down, up, up, down, up, up, down, up, down, up. Then pagdating sa A minor, hold natin. Yeah. Normal speed. Verse na tayo. So, same chords lang yung gagamitin natin dito sa verse, guys, no? Then, yung strumming, yun pa rin naman. But, lalagyan lang natin siya ng palm mute para may konting texture dun sa kanta. So, sample. Ilang oras na akong andito, umuwi ng tropa ko. Sino ba yan. So, sa pre-chorus naman ay babaguhin natin yung chord progression. So, mag-start tayo sa C sharp minor. So, ganito yung shape niya, no? 4th, 6th, 6th, open, and open. So, open chords ulit. Next, same shape lang, but i-move natin dito. So, 2 frets down. So, B. After nyan ay meron tayong A sus 2. Wala kayo ng A, pero tanggalin nyo to. Pinky, so naka-open na yung 2nd string. So, ganun lang. Kahit hindi na natin siya lagyan ng palm mute, no? So, example ko ulit. Sa likod ng tanawi, di naman tumataw sa akin. Hindi ko alam yung tono eh. Session. Di ko na no. So, ganun lang kasimple, no? Tapos, chorus tayo. So, dito sa first line ng chorus natin, balik lang tayo sa E. Next, A major 7 sus 2 ulit. Then, sa second line niya, E ulit. A major 7 sus 2, then hold sa A minor. So, ganun lang kasimple yung chorus natin, no? So, sample ulit. Umaiwasan pangmasta na ngayon larawan kahit pinamalayan ikaw lang ang gustong tingnan tuwa na siyaga kahit di na maaari pwede ako manatili A minor pangmas. Tapos, instrumental ulit, same lang ng intro. Down, up, down, up, down, down, up. A minor ulit.
verse 2. Yeah, so kung ano yung ginawa natin sa verse 1, yun lang din. Paulit-ulit lang yung mga chords sa part na yan. So skip na natin yung mga part na yun dahil alam nyo naman na yung gagawin nyo dyan. So continue na tayo dito sa ad-lib part niya, no? So yung mga chord natin dito ay same lang ng pre-chorus. C sharp minor, D, A sus 2, then yung strumming dito sa dulo niya ay ganito. 1 and 2 and 3 and 4. Yan, sulitin natin. Bridge. So same chords lang, no? Babad. Back to C sharp minor. B. B again. Hold. Then last chorus, i-hold lang natin itong E. E major 7, tuloy-tuloy na yung strumming. Back to E. Kahit na di maaari, bago nga natin na, ikaw na gustong pagmasdan. Outro. So, kayo nang bahala kung gusto nyong gayahin yung ginawa ko sa outro or pwedeng pasimplehin nyo na lang, i-hold nyo na lang itong E chord. So, yeah, that's it. Napakasimple lang, diba, ng chords ng kantang ito, ang Museo ni Eliza Maturan. And guys, ipopost ko rin ang full cover ng kantang ito sa second channel natin na JMBYN Guitar Covers. So, kung di pa kayo nakasubscribe dyan, please, mag-subscribe naman na kayo. So, yun lang. This is Jambayan. Magpapaalam na ako. Have a nice day and peace.